All right, mga karo dahil and red. This is Jay of Alpha Adventure. So, sa panibago nating episode na to, pag-uusapan natin yung mga sagot ko dun sa mga tanong na ipinadala ni Miss Ira Tagasa. So isa siya sa mga may balak bumili sa atin ng mga purebred Rhode Island Red Chickens or mga chicks, mga 4-week-old. Okay, so the other day nag-usap kami through the Facebook page ni Alpha Adventure. And then, nasagot ko iba niyang mga tanong, but I encourage her na isulat niya yung ilista niya lahat ng mga additional pa niyang mga katanungan at ipadala sa akin para masagot ko sila in a video format kagaya ng ginagawa ko nga ngayon. This way, mas detalyado ang aking magiging sagot kaysa doon sa kapag magta-type lang ako. Okay, so ito yan. So, Miss Ira Tagasa, so take down notes. Ito yung mga sagot ko sa mga tanong mo. Isa-isahin natin. So, sabi niya, ano po ang ideal size ng kulungan para sa 10 heads na 4-week-old? Ayan. Una, space requirement ang tanong eh. May iba't ibang klase ng space requirement kumporme sa anong klaseng pen ang pinag-uusapan. Sa pag-aalaga kasi ng purebred Rhode Island Red Chickens, tatlong klase ng pens ang meron kami. Yung brooding pen, yung grow out pen, at saka yung laying area niya, laying pen. So, anong pinagkaiba ng tatlong yun? Brooding pen, yun yung kapag pagkapisa ng sisiw galing sa incubator, ililipat mo siya sa brooding pen. Yun yung kulob na kulob talaga. Okay? And then yung grow out pen, yun yung kapag kumpleto ng pakpak niya, usually after a third week, ililipat mo siya sa grow out pen, no? Magmula sa fourth week hanggang sa maging 20 week old na siya, grow out pen. And then ililipat mo siya sa laying area or laying pen pagpatak niya ng 21 week old. Okay. Ngayon, tip ko lang. Para maging mas cost effective or economic siya, pwede mong pag-isahin na lang ang grow out pen mo tsaka yung laying pen or laying area mo. Okay? So, ganito yon. Ang technique doon ay kapag grow out pa lang sila, huwag mo munang lagyan ng nest box. Okay? Kapag tuntong nila ng 21 week old, maglagay ka ng nest box na noon. Ang ratio kasi dyan is 3:1. Isang nest box sa tatlong hen. 3 hens. Okay? Ngayon, kung halimbawa sabihin na natin may 30 kang hens at na 21 week old na silang lahat, huwag mo munang kukumpletuhin yung, it's not mandatory na kumpletuhin mo yung 10 nest box kaagad. Maybe maglagay ka na ng 2 o 3. And then magdagdag ka na lang kapag kalimbawa nadadagdagan din yung mga nangingitlog. Malalaman mo naman kung ilan yung nangingitlog. Base doon sa bilang ng itlog na na-harvest mo everyday. Okay, ngayon, space requirement tayo. Kapag sisiw pa lang yan, ako, ang sisiw, lalo na kung 4 week old, ibase natin doon sa konteksto ng tinatanong mo kasi specifically binanggit mo 4 week old. Eh di hamak naman na mas malaki na ang 4 week old sa day old. Okay, ngayon, kapag 4 week old yan, base sa experience ko dito at observation, ayon sa laki nila sa nakikita ko, pwede na yung 1 square foot kada isa na 4 week old. So kung 10 piraso yan, base sa tanong mo 10 heads na 4 week old, so 10 square foot. Okay, 10 square foot. Ang magiging brooding pen mo, no, yung brooding pen, yun, 10 square foot siya, it doesn't, pwedeng gawin mo 5x2 or 4x2.5 or something, no? Basta 10 square foot. Pwede rin namang mas malaki pa doon. Basta wag lang liliit doon. Just to give the chick some leg room, kumbaga, para makapag-ikot-ikot sila. Hindi naman yung parang ano sila, parang sumakay sila sa LRT, MRT, no? Siksikan, no? Siko to siko na ang datingan nila. Para ano sila, kasi alam nyo, ang mga manok, no? Nag-i-emit sila ng init. So kung siksikan sila, baka mas yung init ng environment nila, higit pa dun sa kailangan lang nilang init. Excuse me, baka magkasakit sila kapag lalo na kung walang proper ventilation dun sa brooding pen. Pero I'm not going to talk about the ventilation muna, spacing muna tayo. 1 square foot kada isang 4 week old na Rhode Island Red. Ayan. Ngayon, kapag ka naman na grow out na sila, no? Grow out na sila, na sharing laying yung grow out pen mo, sharing laying area mo, laying pen mo.
ang advice ko ay sa isang square meter, 2 to 3 heads. 2 to 3 heads ang magiging ratio natin. So kung may meron kang 10, so po pwedeng mga 4 square meters or 4 square meter area po pwede doon sa ano mo, 10 mong grow out hanggang sa maging laying na sila. Okay? So yun. By the way, ha, iba pa dun yung area na kapag i-free range mo sila. Ito sinasabi ko ay hindi naka-free range. Okay, hindi naka-free range. Po pwedeng, kagaya sa akin dito, elevated ang house nila. Po pwede rin deep litter pen. Elevated, ibig sabihin, nakaangat sa lupa. Kagaya niya, nasa second floor ako. Po pwede rin deep litter pen. Parang ano lang siya, box siya sa lupa mismo na ang beddings niya ay either buhangin, lupa, or kusot, or ipa, or dayami. Deep litter pen ang tawag doon. Iba pa doon yung ano ha, yung free range area kung saan na, lalabas sila sa bahay nila at kakahig sila ng lupa doon sa area na naaarawan. Okay? Pangalawang tanong. Advisable ba na gumamit ng white matting? Ayun ang tanong ni Ms. Ira Tagasa. Malamang naitanong niya yung kasi siguro nakikita niya sa mga video at saka mga social media post namin na ang apakan ng mga manok namin dito ay I don't know kung nakikita niya sa background. Virgin white slatted plastic floor matting ang gamit namin dito. I think yung word na appropriate dito ay hindi advisable. Pero siguro mas gamitin natin yung word na is it cost effective na gamitin gawin mo rin yung ginawa ko dito na virgin white slatted plastic floor matting. Ganito yan. Hindi siya cost effective. Hindi siya cost effective. Bakit? Kasi yung pinili kong kulay white na slatted plastic matting ay virgin white. Hindi siya yung regular white na kasing kalidad lang siya ng mga decolor na plastic matting. Yung mga decolor kasi at saka yung hindi virgin white na slatted plastic matting na white siya pero hindi virgin white eh medyo mas madulas siya kapag nabasa kumpara sa virgin white. Ito kasing virgin white na to na 2x3 ang sukat, 2 feet by 3 feet ang sukat ay nasa more or less 450 kada piraso and that was when 2 years ago. 450 yata. Oh yeah, 450 kada piraso. Isipin nyo yun. Mas mahal pa sa presyo ng isang sakong semento. So, na magkano ako dito sa inaapakan ko. Dito sa inaapakan kong ito, nakisakop ng video na yan. Sa harapan ko, sa side, tsaka yung likuran kong ito, na more or less 60,000 na ako doon. Apakan pa lang yun eh. Wala pang paku yon, wala pang bubungan, wala pang mga kahoy, semento, hollow blocks, wala pang pang labor doon. So, gumamit ka ng slatted plastic matting or specifically yung virgin white kagaya ng gamit ko, kung relatively siguro sizable or malaki-laki yung disposable income. Pero kung nagsisimula pa lang, ang advice ko is gumamit ka lang ng yung parang example ba ako dito? Yung plastic na plastic na apakan, hindi naman siya net eh. Hindi siya net. Ito kasi ano to eh. Pambakod to. Merong mating na plastic na hindi siya kagaya ng ginagamit ko dito na mas mura siya. Yun ang pwede mong gamitin. Sa mga hardware, meron nun. Kulay green yun eh. Kulay green. Pwedeng yun ang gamitin mo. O kaya, kung maraming kawayan sa area ninyo, indigenous material na muna kawayan. Mas cost effective yun, lalo pa kung sa iyo yung kawayan. No? Kukunin mo lang yung kawayan sa area ninyo, sa lupa mo. At kung hindi mo naman lupa yun, sa area namin sa Tarlac City, nasa 100 to 120 ang isang magulang na kawayan. So, kung sa inyo yung kawayan, edi tipid. Okay? So, I recommend sa umpisa, ibase siguro natin doon sa size ng ating disposable income
yung ating magiging yung mga kagamitang gagamitin natin. Okay? Nagkataon lang na may pambili ako that time ng ganito. Kaya ito na ginamit ko. Pangmatagalan kasi ito eh. Pangmatagalan. Okay? Yun ang trade-off nun. Mapapagastos ka sa umpisa pero pangmatagalan. Versus doon sa hindi ka masyadong mapapagastos pero more likely kailangan mo nang magpalit, mauuna kang magpalit kaysa sa akin, no? Mauuna ka nang magpapalit ng ano mo, flooring mo kaysa dito sa akin. 'Yun ang trade-off niya. Okay. So hindi ko siya ni-advise, no? Kung limited yung ating disposable income. Number 3. Need po ba ng ilaw kahit 4-week-old na sila? Ilang ilaw po ang magagamit sa 10 heads? Okay, ganito. Sa mga seminars sponsored by the Department of Agriculture or kaya yung Bureau of Animal Industry, yung mga napapanood natin sa YouTube, ano? O kaya yung mga kinoconduct nilang seminars in person, lalo na nung wala pang pandemic, COVID, ang madalas na itinuturo, kung hindi man palagi, ay 1 watt, isang wattage per bird kada CCU. Ginawa siyang ganun lang yung discussion niya, yung sinabi lang na 1 watt per bird para mas madali siyang maintindihan ng isang common tao. Okay? Pero kung gagawin natin siyang technical, babalatan natin siya, yung pagiging pinasimple, babalatan natin siya. Ang talagang dapat sundin ay dapat pagkalabas sa incubator, yung temperatura ng brooding pen mo dapat nasa 90 to 95 degrees Fahrenheit. O Fahrenheit, kung laki ka sa US, kasi Fahrenheit ang madalas gamitin doon kaysa sa Celsius. Convert natin, sige. Yung 90 to 95 Fahrenheit, nasa mga 32 point something to 35 degrees Celsius. Okay? Ang technical na pagsukat dyan, ganito. Kunyari ito ang brooding pen. Ito yung taas niya, brooding pen, ito yung flooring. Ang pagsukat dyan ganito, sa technical na pamamaraan at scientific, no? Kunyari, mag-usap tayo scientist to scientist. Kung may thermometer ka, mga 2 to 3 inches magmula dun sa taas, taas ng hood, yung hood mo, ng brooding pen mo, ano, yung itaas niya, yung bukasan niya. Sabi na lang natin, bubungan niya, sige. 2 to 3 inches sa baba niya, halimbawa, ito yung hood niya, sumukat ka ng 2 to 3 inches, thermometer mo dyan, kailangan pasok siya sa 32 to 35 degrees Celsius. Tapos, yung beddings naman niya, usually ang beddings niya, sa akin kasi ang practice ko, rice husk, pipa, o rice hull. Rice husk, rice hull, pipa, sa Tagalog, the vernacular. So, ang technical na pamamaraan ay kumuha ka ng mga 1 centimeter or 1 inch sa ibaba. Ibaba naman, no? Sa ibaba, nung iyong flooring, dapat ang temperature mo dyan ay hindi bababa sa 26 degrees Celsius. Okay? Celsius na lang gamitin natin para mas maintindihan. Sa Pilipinas tayo eh. Celsius tayo dito. Okay? Ulitin ko. Technical to ha. Yung pinasimple para sa common na tao, 1 watt per bird. Pero kung gusto nyo maging scientific talaga, edi mag-usap tayo, scientific talaga. 2 to 3 inches mula dun sa taas ng hood, kailangan between 32 to 35 degrees Celsius. At 1 centimeter to 1 inch sa ilalim ng iyong flooring, dapat hindi bababa sa 26 degrees Celsius. Okay, so ngayon, paano kung wala kang thermometer? Eh di, walang problema. Pero mas maganda may thermometer ka, no? Kung wala kang thermometer, kasi nga, nag-uumpisa ka pa lang, limited yung disposable income mo, true observation ang gagawin mo. Paano naman yung observation na yan? Eh di, nasa sentro ang ilaw, pailaw mo, no? Nasa sentro. Kapag ka ang mga sisiw mo, yung 10 heads mo na 4-week-old, ay
Meron ka na ngang bombilyang mainit, pang sisiw dapat ha, yung warm light, warm white or warm light no? Na bombilya pang sisiw, yung dilaw. LED para mas tipid ka sa kuryente. Oh, naglagay ka na nga ng ganon, wala kang thermometer, hindi mo alam paano yung pasok ba siya sa 32 to 35 degrees Celsius sa taas at 26 degrees Celsius at least sa flooring, hindi mo alam. So, observation tayo, paano? May pailaw ka, ito, sakto bombilya. Oh, may pailaw ka, at least hindi bababa sa 2 feet, ano? Ang distansya niya ng bombilya mo mula dito hanggang sa flooring. Okay? Kapag ka ang mga sisiw mo, ayan, kapag ka ang mga sisiw mo, may pailaw ka na nga, pero siksikan pa rin sila, no? Siksikan. Ibig sabihin, kulang ang init. Kulang ang init. So, dagdagan mo yung, either yung, I recommend magdalawang bombilya ka. Bakit? Mapundi man yung isa, hating gabi, tulog ka, hindi totally mawawalan ng ilaw ang mga sisiw mo. Okay? So, gawin mo dalawa. Mapundi yung isa, meron pang isa. Okay? Ngayon, sabihin na natin dalawa bombilya mo. Okay, dalawa bombilya. Ayan. So, dalawa na nga bombilya mo. Dalawang bombilya. Dalawa na siya, pero siksikan pa rin ang sisiw mo. Ibig sabihin, kulang ang init. Wala kang thermometer eh. Observation based tayo nga. So, magdagdag ka ng wattage nun. Either magdagdag ka ng wattage or magdagdag ka ng bombilya. Okay? Whichever is immediately available para sa iyo. Okay? So, ngayon, nagdagdag ka. Ngayong namang nagdagdag ka, yan yung nangyari, yung mga sisiw mo nag-disperse. Halos dumikit na sila sa pinaka-pader ng brooding pen mo. Parang iniiwasan nilang init. Ibig sabihin nun, sumobra naman sa init. Ngayon, kapag halimbawa binawasan mo ng yung wattage, eh nakita mo naman, hindi nga sila siksikan at hindi rin naman sila dikit na parang sumambulat na ganyan, parang iniiwasan ng init, pero nakita mo, nasa isang side lang sila, hindi masyadong siksikan. Hindi rin naman ganun kalaki ang agwat nila sa isa't isa. Pero nasa isang side lang sila. No? Ibig sabihin nun, it's either kailangan mong taasan pa ng kaunti or bawasan mo pa ng kaunti yung heat mo, pailaw. So, ang magandang distansya ng mga sisiw mo, kapag tama lang ang temperatura sa brooding pen mo, ay yung kapag parang na somehow, parang evenly distributed sila doon sa brooding pen. Hindi masyadong dikit, hindi rin parang dulo-dulo ang agwat na nila. At hindi sila nagkukumpulan sa isang side lang. Okay? May distancing, pero nasa isang side lang. Kailangan evenly distributed. Yun. Tama ang temperatura mo nun. Kagano'n. So, ngayon, ano pa? Tungkol sa temperatura ang pinag-uusapan eh. No? Okay. Every week, kailangan mo magbawas ng at least 3 degrees Celsius. At least 3 degrees Celsius, magbawas ka every week. So, sa week 1, 32 to 35 degrees. Week 2, siguro mga nasa 30 degrees na lang yan. Ngayon, magtatanggal ka ng ilaw kapag ka yung temperature dun sa loob ng brooding pen mo ay kagaya na siya ng temperature sa labas. Okay? Sa mga seminar, ang turo nila, ganito. Magtanggal ka ng ilaw kapag buo na yung pakpak ng manok. O kaya kapag after 3 weeks. Depende yan eh. Kasi dito sa atin, lalo na sa US, may winter tayo doon. Dito naman sa Pilipinas, ba, noong December, hindi naman maulan sa Luzon, pero malamig ang hangin. Simoy ng hangin, malamig. So kahit sabihin natin 3-week-old na ang mga manok, or 4-week-old pa yan, dahil nga malamig ang ihip ng hangin, so hindi ko tinatanggal ang mga pailaw ko. Kaya hindi ko tinatanggal. Kasi pwedeng magdulot ng sakit yung cold stress galing sa lamig. Okay?
either lamig ng environment niya o yung lamig ng inaapakan, yung beddings niya. Kaya kailangan dry yung beddings, no? Hindi ko mo nag-thermometer ka, no, pasok, 35 degrees, kamang ganyan. Eh, basa naman pala yung inaapakan nila kasi butas yung drinker niya. Akala mo, okay lang na nagdi-drift yun. Nagdi-drift. Eh, basa na pala. So, make sure hindi basa yung inaapakan. Kaya gumagamit tayo ng ipa o kaya yung kusot kasi nag-a-absorb ng moisture yon. So, kailangan i-check nyo rin. Okay? Kaya nabanggit ko kanina na kailangan sukatin ang temperature doon sa 1 cm or 1 inch below the beddings. Yung beddings niya. So, ano pa? So, yun ang mga batayan ko. Ano? Alam po, pagka same temperature na siya ng labas, at saka kapag nakita ko na nagtanggal ako ng ilaw, pero hindi na ganun, hindi na sila siksikan, walang parang mukhang stampede na magaganap, eh, magtatanggal na ako ng ilaw nun. Okay? So, I hope na-elaborate ko na. Another question. Kung gagamitin na rin pong paitlugan ang paitlugan, yung sa grow out pen, mayroon bang tatanggalin na parts o idadagdag na parts sa kulungan? Parang nasagot ko na kanina, no? So, kung grow out yan, natural, wala namang mangingitlog doon, tanggalin mo muna yung mga pugad. Eh, kung dati na silang nandun, huwag mo na tanggalin, no? Make sure lang, natakpan mo na sa ako, kasi baka doon humapon yung mga manok mo. Lalo kung wala silang anong tawag dito, yung tulugan nila, yung tungtungan nila. Kailangan meron silang hapunan kasi, no? Kung wala silang ganon, pupunta talaga sila dun sa pugad mo, kasi elevated yun, eh. Ugali ng manok yan, instinct niya yan. Eh. So, takpan mo na sako para hindi sila dumumi dun. Okay? Or hindi sila umakyat dun. Ano pa ba? Wala ka namang papalitan. Yung mga nakasabit ng auto feeders, drinkers, yun pa rin naman gagamitin. Eh. Okay? Another question. Any advice po para sa beginners na tulad ko? Kapag baguhan ka, kailangan mas mauna yung pag-aaral. Ako, kagaya ko. Halos isang taon muna akong nagbasa-basa. Nanood ng mga chicken farming videos, local and international. At nagbasa hindi lang ng mga vlogs na basic lang ang nilalaman, no? Mga obvious lang. Ang mga inaral ko talaga yung mga scientific journals, yung may kasamang chemical analysis, no, yung bine-breakdown nila, ilang percentage ang dry matter ng ganito, ilang percentage yung kanyang crude protein content, crude fiber, you know, mga ganong bagay. So, nag-aaral muna ako sa ganon bago ako bumili ng aking kauna-unahang Rhode Island Red. Okay? So, mauuna dapat yun. Kasi, kung hindi mo uunahin yung pag-aaral sa ganyan, sa Rhode Island Red, ang mangyayari niya, para kang ano, papara ka ng taxi. Pag sakay mo sa taxi, tatanungin mo ang driver. Manong, ba't ako nandito? Saan ba ako pupunta, Manong? Diba? So, yung driver magkakamot ng ulo. Baka nga pababaing ka pa eh. Isipin yan, inalimpungatan ka lang, lumabas ka ng Colombo, sumay ka sa taxi. Or nagpabook ka. So, hindi nangyayari sa tunay na buhay siguro yung ganun. No? Pero, madalas mangyayari yon sa business. Lalo na yung mga takaw mata, sobrang excited, nauuna ang pagpasok sa business, pagpasok sa kung ano mang pinapasukan yan, and then pag-aaral will happen later. Baliktad yun. Okay? So, aral muna. Aralin mo yung mga bagay tungkol sa pagsisiw pa lang, hanggang sa lumaki na siya, ano ba yung mga kailangan niyang kainin, no? Ano ba yung klase ng pagkain, kailangan ba ditimbang ang kanyang kinakain o pwede bang tantsahan na lang ayon sa kung ano lang magkakasya sa butchi ng manok?
Ano bang kailangan ipainom dyan? Pwede bang mula sisiw yan hanggang sa mamatay na yan, tubig lang? Meron bang mandatory? At hindi naman mandatory pero nakakatulong na pwedeng ihalo sa tubig ng mga manok? Paano kapag nagkasipon yan? Paano kung ang kulay ng dumi ng manok mo ay yellowish, white, green? May ibig bang sabihin yun? Mga ganong bagay, no? Actually, mag-google mo naman yan eh. No? Kung paano mo tinatype yung tanong mo na Taglish, English, or purong Tagalog sa mga Facebook groups, idiretso mo na sa Google. Sasagot at sasagot naman si Google eh. Eh malamang sa hindi, yung ibibigay niyang mga related references sa iyo ay higit pa dun sa kaya mo lang nabasahin hanggang sa bago ka magkaduling-duling. No? Sobrang dami nang ibibigay ni Google. Thousands, if not millions of pages sa kanyang search engine result pages ang ibibigay niya. So, idiretso nyo na doon. No? Itong mga ganito na mga katulad kong may experience, not necessarily eksperto, ay hindi naman tayo araw-araw makakatagpo ng tao na ganito na willing to give you the time of day. Nagkataon lang na hindi big deal sa akin ang magtumanggap ng mga tanong na ganito at i-re-record ko yung video ng mga kasagutan ko. It just so happens, hindi big deal sa akin yon. At saka gusto ko yung ginagawa ko. Hindi naman lahat ng taong may experience and or eksperto sa ganitong bagay ay willing nga to give you the time of day. So, ganun din naman ako natuto eh. I am a learn it yourself, a do it yourself guy. Pag may tanong ako, tanong ko, sagot ko. Okay? And then, to confirm yung nabasa ko, i-apply ko. And magdadagdag bawas na lang ako noon to come up with my own process and management sa pagra-Rhode Island din. Okay? Kanan lang ginagawa ko. Okay, ito pa. May tanong pa. Questions regarding feeds. Ano po ang name ng feeds para sa 4-week-old? Okay, sasagutin ko yan. Idamay na natin pati yung mga 1-week-old, 2-week-old, 3-week-old, 5-week-old hanggang sa mag 21-week-old kasulong. Week 1 hanggang week 3, ang pakain ko dito ay chick booster. Week 4 hanggang week 7, chick starter. Week 8 hanggang week 20, kailangan na lang, no? Grower feeds. Week 21, pasulong, laying mash. Okay. Hindi na lang ako magbabanggit ng brand dahil hindi naman sponsored ang video na to. Okay? So, punta ka sa poultry supply, tanong ka, ano po ang chick booster nyo dyan, chick starter, grower, or laying pellets, or laying mash nyo dyan. Okay? Tsaka mo na lang i-google nun, pag sinabi niya, meron kami brand X, brand Y, brand Z. O, i-google mo, alin dun sa tatlong yun ang mas maganda, ang chemical analysis. Baka yung isa dun, mas mataas ang kanyang crude protein, pero nasasacrifice naman halimbawa ang kanyang calcium or potassium content, mga ganung bagay, or phosphorus, excuse me. Google na lang kung pa-comparison, no? Kailangan talaga may sariling sikap tayo sa mga pinapasok natin. Hindi po pwedeng i-spoon feed na lang lahat sa atin yan. Okay? Number 2. Kailan po pwedeng palitan? Kailan po pwedeng palitan na yung kumakain na feeds? Parang hindi ko naiintindihan. Kailan pwedeng palitan yung kumakain na feeds? Sorry ha, hindi ko naiintindihan. So, hulaan ko na lang kung ano yung posibleng gusto mong itanong dito. Kailan pwedeng palitan? So, i-assume natin gusto mong itanong kailan pwedeng ikal. Yun ba yun? Hindi, tungkol sa feeds eh. Baka kailan pwedeng palitan yung kinakain na feeds. Baka yun, yung kanina. No? May binanggit ako, week 1 to 3, week 4 to 7, week 8 to 20, week 21 onwards. Yun, nasagot ko na. Number 3, ano ang name ng magandang vitamins para sa kanila? Ako kasi dito, ang ginagawa ko hanggat maaari, hindi synthetic na gamot. Prevention ako.
Kasi unang-una no. Kaya tayo nagbabakuna, hindi ang pagbabakuna, yung mismong bakuna, vaccine, hindi siya treatment per se. Hindi siya treatment per se. For prevention 'yon. Kasi pag tinamaan ng salmonellosis or coccidiosis ang manok, kapag tinurukan mo siya ng gamot or pinainom mo ng tableta or capsule o ano man yan, hindi treatment yon. Pang-prevent na lang yon ng secondary infection. No? So, kailangan yung sa ating mga nagmamanok, maintindihan natin yung difference between treatment and prevention. Okay? Kasi, sinasabi ng iba, oh, may ano yan, may kulay white na yung kanyang dumi, yellow. Baka coccidiosis yan, o kaya salmonellosis. Kung turukan mo ng L-spec, di na yan kaya ng halimbawa, ambroxetil. So, halimbawa lang nga, hindi ko sinasabing mahina yung klase ng brand na yun. Baka mamaya, sugurin ako ng kumpanya nagmamanufacture ng whatever. Halimbawa lang yun. Alin man dun sa dalawa, ang ibigay mo, ipainom mo, iturok mo sa kanya, prevention na lang yun. Hindi siya actually, prevention na lang ng secondary infection. Na baka sakali, lumakas ang kanyang resistensya at yung immune system niya at kaya niyang malabanan na on the chicken's own yung virus nung kung ano man yung virus ang pumasok sa kanya. Okay? Okay, vitamins. Dahil natural nga ang priority ko dito, ang inihahalo ko ay Oriental Herbal Nutrients, OHN. Meron akong video na ginawa na dati patungkol sa OHN kung paano ka gumawa ng Oriental Herbal Nutrients mo, which consists of finerment yun na ano eh, luyang dilaw, ginger, siling labuyo, bawang, sibuyas, pwede rin namang turmeric kung wala kayong ginger na ano, basta ano ha, any organic na gulay or medicinal plant na mayroong antiviral, antifungal, antibacterial properties, pwedeng ihalo dyan. Kasi yung sibuyas, bawang, yung iba gagawing filosofo eh, sibuyas, bawang, paminta, toyo, kutsilyo, iadobo man. Hindi. Any medicinal plant na mayroong antibacterial, antiviral, antifungal properties, pwede mong ihalo sa paggawa ng Oriental Herbal Nutrients. Yun ang ibibigay mo. Hindi ko na uulitin na yung mga kinuwento ko doon. Parang we're beating around the bush na lang. Kapag inulit ko pa, pwede mo naman panoorin yun. Ilalagay ko na lang ang link sa description. Kung makalimutan ko man, puntahan mo yung Rhode Island Red playlist dyan sa YouTube channel ko. At hanapin mo or i-type mo yung Oriental Herbal Nutrients or OHN. Lalabas at lalabas yun. Okay? Ano yun? Natural way yun para ma-boost ang immune system ng mga... Hindi lang manok, hindi lang Rhode Island Red, pati kahit anong klase ng manok. Pwede, binibigay ko rin yun sa mga ano, kambing, sa mga bengala, pabo, muscovy duck, peking ducks, mga gansa namin, mga ilang mallard ducks. Yun, binibigay namin yun dito. Ayan. Okay? Another question. Ilang beses sila pwede pakainin sa isang araw? Kahit ilang beses, pwede silang pakainin sa isang araw. Pwedeng dalawang beses, tatlong beses, apat na beses. Basta, dapat pasok siya doon sa required na timbang na dapat makain ng isang manok base o kumporme sa kanyang edad. Okay? Ang pagpapakain kasi dyan, based on sa program, feeding program ko, ganito. Kapag week 1, 15 grams. Week 2, 20. Week 3, 25. Week 4, 30 grams. Week 6, 35 grams. Week 7, 40 grams. Week 8,
Basta ganito yan, 15, 20, then 5, 30, 35, 40, 45, 50, with 5, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, tapos 92, hindi 95 ha, 92 grams, 95, tapos magiging na siyang 100, tapos 100, hanggang sa maging 110 grams na siya. Yung 110 grams, pang 21 week old onwards na yon. So, sabihin na lang natin, no? 4 week old, na? Sa konteksto ng 4 week old yung tanong mo eh. So, 15, 20, 25, 30 grams. So, yung 30 grams na yon, yun ang dapat niyang makain sa maghapon. So, kung twice a day ka magpapakain, hindi hatiin mo, 15 grams sa umaga, 15 grams sa hapon. 30 total yun. Kung tatlong beses ka namang magpakain, gawin mo, hatiin mo sa tatlo. 30 divided by 3. So, 10 grams sa umaga, 10 grams sa tanghali, 10 grams sa hapon. Ang importante, hindi ka bumababa doon sa kailangan niyang makain. At huwag mo rin gawing lampas doon. Bakit? Alam ko kung 10 piraso lang yan, hindi mo kailangan iindain yung sakit sa bulsa ng feeds. Pero sa kagaya namin, na hundreds na ang mga nandito, ay mararamdaman mo talaga kapag pinalampas mo. Halimbawa, 110 grams per day, ginawa mo 150 grams, ha? Baka mamaya mag-extra ng isang kaban ka sa supposed na ano. Sa amin dito, yung isang kaban ay 5 days lang, 4 or 5 days lang. Isang kaban yun. Pag dinoble mo pa, baka mamaya, imbes na isang kaban ka lang in 4 days, baka magdalawa or 2.5 kaban ka. Okay? At saka isa pa pala, kailangan consistent ng pagpapakain. Hindi maganda yung naumpisahan mo na, no, 30 days mo nang ginagawa, na ang schedule mo ng pagpapakain ay 7 in the morning, at saka alas 3 sa hapon, and then bigla-bigla, abruptly, no, ginawa mo, bigla ang pinakain mo, alas 11 na lang ng umaga, and then alas 7 ng gabi. Ah, maapektuhan yung kanilang ano, yung kanilang, kung lalo na kung nangingitlog na yan, maapektuhan yun. Okay, baka mamaya mag-drop bigla ang kanilang egg production. Chickens are creatures of habit. Nag-a-adjust ang pangangatawan nila, ang psychology nila doon sa naisanay o nakasanayan nila. Okay? So, yun lang daw. Ito yung mga list na basic questions kung sa tingin nyo po na dapat may malaman na mga, dapat pang malaman ang mga nag-start dito. I appreciate kung may dadagdag. Thank you so much. So, Miss Ira, I recommend pa rin na panoorin mo, isa-isahin mo lahat ng mga Rhode Island Red related videos doon sa YouTube channel ni Alpha Adventure. Marami kang mapupulot doon na scientific. Huwag ka lang sana hindi ka ma-bore. You won't find it boring kasi may mga minemention ako mga chemical analysis sa mga video doon. So, take down notes. Importante alam mo yung mga ganun. At hindi lang surface level kung bakit mo ginagawa, why you do what you do, and how you do it. Kailangan alam mo yung why, hindi lang yung how. Para pag may nagtanong sa'yo, Ira, bakit mo binibigyan ng Oriental Herbal Nutrients yung mga manok mo? Basta, gawin mo na rin. Yan ang narinig ko eh. Yun ang sinabi sa akin eh. Hindi ganun yung sagutan dapat ang mangyayari. Pag tinanong ka, Ira, bakit nagbibigay ka ng Oriental Herbal Nutrients kung maghahalo ka ng OH sa tubig inumin ng mga Rhode Island Red mo? Nagbibigay ako ng ganyan, ang sasagot mo, kasi itong luya, siling labuyo, bawang, sibuyas, no, na inihalo sa pure blackstrap molasses at natural na suka at hinaluan ng San Miguel beer o kaya Hinebra San Miguel, hindi joke yun, ang makala niya, nagbibiro ako, ay merong antiviral, antibacterial at antifungal properties na kung saan namamagnify palalo, nailalabas palalo yung nutrients ng mga ingredients na to kapag finerment, pag dumaan sa fermentation process. No? Dapat ganun ang explanation mo. Kahit pa duguin pa ang ilong ng nakikinig sa'yo. At least dapat masustansya ang explanation mo. Hindi siya yung basta gayahin mo na lang. Narinig ko yan eh. So yun lang.
Alright, Miss Ira Tagasa, I hope natuwa ka dito sa mga naging sagot ko. More than natuwa, sana na nakapulutan mo ng aral, mag-take down notes ka, at i-implement mo sila, feel free to adjust. I don't consider myself as an expert. Ano man ang ibig sabihin ng expert word na yan, no? Ang ibinahagi ko sa iyo ay base sa independent research ko, no? Independent research ko, pagbabasa ng mga scholarly articles na sulat ng mga animal scientist at hindi lang ng mga random na tao, at base na rin 'yon doon sa execution ko nung nabasa ko. So, kaya nga ang slogan ko dito ay science-based, experience-driven, and technology-oriented ang mga ginagawa at ibinabahagi ko sa mga naniniwala. Alright! Bisitahin mo na rin ang website namin dun sa www.alphaadventure.com, at i-follow mo kami sa aming mga social media channels, sa Facebook page, Instagram, TikTok, and of course sa YouTube channel. So, regular ako nagpo-post dyan ng mga tips and tricks sa pag-aalaga, hindi lang ng Rhode Island Red, kundi pati rin na rin mga kambing, rabbit, bengala, pabo, gansa, kalapati, soon magdadagdag tayo, African night crawlers, at marami pang iba. Okay? So, yun. Thank you so much for supporting Alpha Adventure. Sa mga naghahanap pala ng Rhode Island Red, punta kayo sa www.alphaadventure.com/RIR. Nasa description box na rin ang mga links na pinagbabanggit ko yan. This has been JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming. Thank you!